sa Iliga naman, umabot na sa 45,000 ang bilang ng mga pamilyang nasa lantaran ng bagyo. Bago ang pagbangon sa kalamidad, pinoproblema ngayon doon kung paano maililibing ng maayos ang mga biktima ng bagyo. Para sa update, may report kayo si Ina Zara mula Iligan City. Ina. Erwin, umabot na nga sa 279 na mga nare-recover na bangkay. Dito pa lamang yan sa Iligan City. At dahil tuloy-tuloy naman yung search and retrieval operations, ibig sabihin sa pagkakataong ito ay hinuhukay na yung mga biktima na posibleng nabaon sa ilalim ng putik, ay tuloy-tuloy pa rin yung paggalaw ng bilang na yan. Sa singsing na lamang na suot, nakilala ni Crisanto ang kanyang dalagitang anak na si Rachel. Manas na manas at balot ng putik ang bangkay ng dalaga ng ma-recover ng mga sundalo. Bukod kay Rachel, nawawala rin ang dalawa pa niyang anak at misis. Residente si Crisanto ng barangay Hinaplanon, isa sa mga halos burahin sa mapa ni Bagyong Sendon. Ang mga bahay dito, literal na matira ang matibay. Pero problema pa rin ang pagdadalhan sa mga tulad ni Rachel. Ang mga punerarya kasi dito puno na ng mga namamanas, nabubulok at nakatiwangwang na mga bangkay. Dahil nagkakaubusan na ng kabaong, ang ilang labi binalot na lamang ng plastic at sinelyuhan ng packaging tape. Kaya naman kanina sinimula na ang pagtatayo ng tatlong two-story mass grave. Dito sabay-sabay na ililibing ang mga nilamo ng baha. Kasi kawawa na nga eh. Nalunod na nga, tapos ililibing mo pa sa lupa lang. Sa atin naman, maliit lang naman ang gasto. Mula sa ere, kitang-kita ang perwisyong gawa ni Sendong sa Iligan City. 45,000 pamilya ang nawala ng tirahan, 23 barangay ang apektado at isang sityo ang na-wipe out dito. Pati ang matibay na Mandulog Bridge, tinibag din ni Sendong. Nang humupa ang tubig, ito na ang eksena. Tone-toneladang troso ang nakadagan sa mga bahay at nakahambalang sa pangpang, ebidensyang galing sa inabusong kalikasan. Ang isang nakita namin posibleng dahilan dito is because of the illegal loggings. Because as we have observed, no, during the retrieval operation, minsan nga naano kami, na hirapan kami because we discovered that there were a lot of logs floating sa river. Pati... Erwin, isang paglilinaw yung mass grave na ginagawa dito. Hindi yan yung typical na hukay kung saan sabay-sabay na ilalagay yung mga bangkay. Ang estilo niyan ay parang two-story na nicho. Malaki nga lamang, kasya yung hanggang 80 katao. Ngayon, lahat ng bangkay na ipapasok dyan ay kukunan muna ng litrato at bibigyan ng kanyang code. Yung designated code na yon ay ipapaalam sa lahat para kung mayroon mang kamag-anak na maghahabol ay maaari pa rin niyang mabawi yung kanyang mahal sa buhay. Hindi natapos yan ngayon, kaya naman bukas na lamang daw isasagawa ang sabay-sabay na libing bago makapananghalian. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Ina Zara, live mula Iligan City.